Maayong adlaw and welcome sa pinakaabangan ninyong online na legal advice program, ang Ask Attorney Mace, kung saan ang iyong problemang legal ay may kasulbarang legal. Ako ang inyong host, Ace Perez, at syempre, let's welcome sa ating show ang malalapitan, maaasahan at mapagkakatiwalaan, Attorney Mace Negrales. Hello Ace, bagong adlaw, bagong season, bagong hiskutan ng legal o kasulbarang legal na naman tayo. Welcome sa lahat ng mga ating followers before, tsaka mga bago nating followers dito sa season 2. Maraming salamat Ace and sa lahat ng ating mga true to Ask Attorney Migs followers. Ayun, I'm sure no na. Na-miss nila tayo, Attorney Wow, assuming. But na-miss nila tayo sa ating two-week na break, season break. And nagpapasalamat tayo na sa pagsama nila sa ating season 1. Marami tayong napag-usapan na legal issues at marami din tayong nasagot na mga legal na pangutana. And this season, marami silang aabangan. Attorney, ano ba ang tanong nila? Ano nga ba ang bago o ang dapat silang abangan sa season 2 ng Ask Attorney? Well, yan, nakita nyo naman kung fina-follow nyo yung page ng Ask Attorney Migs or kung hindi pa nyo fina-follow, i-follow nyo na. Bakit? Kasi nakita nyo naman nung Linggo and kanina po nagla-live na po tayo na nagsasagot ng mga PM. So meron na tayong ganyan. Mas interactive. So ibig sabihin mas interactive na ang season 2. So ang season 2 natin is we will cater more to your live comments, to your live questions. Ngayon meron nang mas interactive dahil may mga videos na tayong tinatanggap, 'di ba? Sa mga legal concerns nyo. So ini-encourage po namin kayo na magpadala po ng video, pero wag po kayong mag-alala dahil po kung gusto nyo pong hindi ipakita ang mukha nyo, pwede kayong mag-request na i-blur po namin ito. Pero mas matutulungan po namin kayo kung kayo ay mag-send ng video, mas mabilis din namin kayo matutulungan. Diba, Ace? Ayun. Tama ka dyan, Attorney. No? So yan, ginagawa natin ang lahat ng ito, no? To make our program better, to serve better ang ating mga taong may problemang legal, no? Kasi naniniwala tayo na ang lahat ng problemang legal may solusyon o kasulbarang legal. And of course, I know very exciting talaga ang ating season 2. Kaya naman sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, to all our viewers and followers at magpa-follow pa, no? Don't forget to like our official Facebook page, ang Ask Attorney Migs, syempre sa Sunstar Davao din and Talk Life Channel. And speaking of season 2, Attorney, no, meron din tayong bagong platform kung saan mapapanood tayo ang Ask Attorney Migs na show sa ating YouTube channel, official YouTube channel, that's Ask Attorney Migs. So sa lahat ng mga nag-YouTube dyan, don't forget to subscribe for our official YouTube channel. At hindi pa dyan nagtatapos ang ating sorpresa, Attorney, no, at bago na ihahandog sa ating mga followers this season dahil Ask Attorney Migs also invades the TikTok world dahil mapapanood na rin nila ang ating iba't ibang mga content, no, sa TikTok account ng Ask Attorney Migs. So don't forget to follow also ang ating bagong TikTok account. All right. So napakaraming, yes, bago, pero sa Attorney, TikTok, no? Account natin, ano ha, hindi yan sayaw-sayaw, hindi yan kanta-kanta. Oh, oh. Of course, we will be educational po yan. We will be asking, we will be answering some of your questions also po. Pero baka mag-request sila, Attorney, nasasayaw ka na or kakanta. Are you up for the challenge? Tingnan po natin kung ano. Kung gusto niyo po, mag-follow lang po kayo at tingnan po natin dahil next week meron din kaming pasabog pa dito sa ating season 2. Ayun. And syempre, Attorney, no, simulan na natin ang ating topic for tonight. So for tonight, pag-uusapan natin, I know excited ng ating mga viewers, itong estafa or ang tinatawag ng swindling. So paano ba masasabi na ang isang transaksyon ay estafa or panluloko or pambubudol? So meron tayo dito, Attorney, a netizen na nag-send ng kanyang video question at kasi ang concern niya, ang legal concern niya is pa-filean daw siya ng estafa ng isang party. Ngayon, malalaman natin kung may estafa ba talaga nangyari. Let's all watch this video. Mayroong adlaw, Attorney. Magtabang unta ko sa imo sa akong problema, ihuga man gyud ko sa mga kasuan og estafa sa usa ka seller.
sadya magod na ako ang delivery rider. Kung nahitabo, ibok ko nga mag-deliver sa palit ng alasa mga sa usaka buyer niya. Moto nga, kwarta lang ikuang sa tagiya. Moto nga, so kuang kuan, itong seller nga itawagan ko. Na pagkakuan na to, pagkatawag, yun siya nga, kasuang ko, stopa. Niya, kung siya mayaw na, attorney, pwede po kasuan na? Okay, ayun, so iklaro lang natin. So, ang nanghitabo dito, ang nangyari po dito is merong seller na nagbebenta po ng alahas. Tama po ba? Mm-mm, meron, attorney. Alahas ang involved. So, three parties ang involved dito. Okay. And then, siya ang rider. So, kinuha niya ang binebenta ni seller dun sa buyer. So, si buyer, ang ginawa niya is nabudol niya si rider kasi pinasangla. Mm-hmm. Tama ba? Pinasangla, yes, oo, pinasangla ni buyer sa rider, sa kung ano man pawn shop at at yung pera na nakuha doon binigay kay buyer. Ngayon yung nagtanong si seller asa na yung pambayad, sinabi na nabudol siya ni rider, ngayon kinakasuhan siya ng estafa. Okay. Ang dami nangyari dito, pero isa-isahin natin na mukhang may estafa ang nangyari dito, pero ano ba itong konsepto ng estafa? Di ba lagi natin naririnig yan, estafador, estafador, ano yes, yan? Yes, oo, always yan. So, lagi natin naririnig yan kasi may tatlong kinds ng estafa. Okay, so merong estafa, and I think we have a card for this. May estafa ng acts of unfaithfulness or abuse of confidence, na estafa na may false pretenses or fraudulent acts, so may fraud. And also, may fraud by inducement to ensure success sa gambling, removing, conceding, destroying court records, office files, documents, and other papers. So, tatlong klase ng estafa. Ito, mukhang mahuhulog sa, anong guess mo, is? One, false two, pretense. Three. Abuse of ano ata, attorney, confidence. Oo, tama ka dyan. So mukhang ito, dun sa rider and sa seller, mukhang mahuhulog kung kakasuhan siya ng estafa ng abuse of confidence. Pero in general, para lang mahulog before natin discuss yon, in general, ang elemento ng estafa, the way we always talk about elements. Elements, ang element ng estafa is, yun nga, may nag-defraud. So may nang budol by budol. Either abuse of confidence or deceit. Tapos kinahanlan po na may damage, na capable siya na may mabilang or merong amount talaga dun sa damage dun sa offended party as a third person. So dito mukhang may nahitabong abuse of confidence. Bakit? Ano ba ang sumala sa ating balaod? Nakasulat dito na specific acts for abuse of confidence ay ang the following. May altering substance, may misappropriation by converting personal property into na binigay in trust sa kanya kasi may obligation siya to make the delivery or return of the same. Or may taking of undue advantage of the signature of an offended party. So mukhang mahuhulog to sa second, di ba? Sa misappropriation. Dahil ano nangyari? Merong alahas, pumunta siya sa pawn shop, prinenda niya, so misappropriate niya na hindi naman talaga dapat ganun. Naloko siya ni buyer. So ngayon si seller iniisip na budol naman siya ni rider. Kawawa naman po. Bakit po mukhang may estafa dito? Dahil po minsan pinagkakamalan ng estafa tsaka theft, 'di ba? Ang pagnanakaw tsaka estafa, hindi natin alam. Dahil po may konsepto dito ng juridical possession. Oo, may konsepto dito ng juridical possession and material possession. Ano po ba 'yon? Ang juridical possession is possession which gives the transferee a right over the thing. Okay, parang ang confusing 'yon, 'di ba? For example lang, ito, meron kang authority para makuha yung thing na yon dahil may agreement kayo, may batas, may kontrata.
yung material possession is yung physical possession lang talaga. As in, yung paghawak mo ng bagay. Eh dito, nahawakan mo na yung bagay, meron ka pang authority to get it kasi rider ka eh, di ba? So parang binigyan ka ng authority na ibigay yun mm-hmm. sa buyer. So, dahil hindi mo ginawa yung pagbigay nung sa buyer ng alahas, pagkuha ng pera, mukhang eto, mukhang makakasuhan ka talaga ng estafa. But, dahil sa nahitabo, mukhang binudol din siya ng buyer, di ba? Meron naman pong depensa. Buyer, pagdating sa may defense siya. And may defense niya is, yung defense niya is yung good faith and lack of criminal intent. Okay. Pagdating po sa estafa, hindi automatic na porket ganun, hala, makukulong ka na, hindi. Meron naman defense po ng good faith and lack of criminal intent. At mukhang dito, pwede naman niya pong maturo si buyer na good faith naman siya, willing naman po ata siyang i-return yung berang nakuha niya sa pagsanla ng alahas. And mukhang hindi pwedeng hindi siya ma-convict dahil ang conviction po pagdating sa criminal case is proof beyond reasonable doubt. So kung may reasonable doubt na dito at ituro niya po si buyer at nangyari, makita naman po niya yung pangalan, then may depensa naman po siya. So yan po. Sana po kumuha kayo ng abogado kung kasuhan talaga kayo, kung hindi kayo makapagsettle at ma-depensahan po kayo ng maayos. Yan po. Maraming salamat sa inyong pag-send ng video, sir. So, we encourage also others to send their videos. Ay, nakita nyo naman po, naka-blur naka-blur po yung mukha para po hindi ma-identify yung tao. Alright. So, daganking salamat kay Kuya na nagpala lang kanyang question and talagang naipit siya sa sitwasyon na attorney, no? Now, maraming mga similar or mga common acts of itong pambubudol or itong modus operandi. Ngayon, meron tayong iba't ibang sitwasyon na babanggatin dito, attorney, at aalamin natin if ito ba ay estafa or mag-qualify ba siya as estafa na case at anong pwedeng gawin kapag na-involve kasi ganitong sitwasyon. Number one, attorney, paano ba, attorney, if lumapit sa'yo, no? May lumapit sa'yo at nangako na palalakihin niya ang iyong pera kapag nagbigay ka sa kanya ng malaking halaga. And then, in the end, hindi pala binigay yung promise na malaking halaga. So, nakapagbigay ka na ng pera, but hindi nangyari yung na-multiply yung money mo. So, nangyari na to? Maraming. At ang kaso nito. Yes, estafa by false pretense. Yan po yung second kind of estafa na may false pretense. Yung false pretense ginawa prior or kasabay ng fraud. And of course, nag-rely ka dun sa false pretense at saka may damage. Yung damage na hindi nagpalago ang pera mo. So, if you pretend to be someone else, yung fraud na to, parang pretend ka magkaroon ng power, ng influence, ng property, ng credit, ng business, or imaginary transaction, dito mahuhulog yan. So, mahuhulog siya sa estafa by false pretense. Yes. Now, another situation naman, attorney, no? Ito, talagang uso ito ngayon kasi marami sa atin na nag-online shopping na, di ba? May mga 888, may 88, may 99, 1111 na sale, no? Online. Ngayon, what if ang binili mo na item online, eh, defective siya at hindi siya tugma dun sa nakita mong photo na nakita mo dun sa sale, no? So, iba ang iba yung nabigay na item pagdating sa bahay niyo or sa office mo. So, is this an estafa o ano bang dapat gawin yan, ha? Well, mas maiisip kong mas civil case siya kasi merong civil case na parang pag may defect ang item, then you have the right to demand na mabayaran ka ulit or mabalik ulit. Kaya diba, dun sa Lazada or sa Shopee, meron parang refund kasi sa civil code. So, mas civil case
siya kaysa sa estafa. Pero depende rin yan kung gaano ka fraudulent yung ginawa. Pero mas civil case siya kaysa sa estafa. Mm-hmm. Kasi unahin po muna natin yung yan na merong sa civil code na provision na pag defective, pwedeng ibalik. At dapat may obligation ka to return or fix the defective items. Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Ayun. So, klaro na siya. No? Now, another sitwasyon, attorney, no? Paano pa to, attorney, if binayaran ka, no? Binayaran ka ng buyer ng peking pera, so fake money. Tapos, di ba, ang mga fake money ngayon, napaka, hindi ba halata na yung sagot? Oo. So, ano ang sagot dyan, Ace? Mukha bang nabudol ka by false pretense pag ganyan? Yes. So, of course, pag peking pera, na-damage ka talaga kasi, di ba, nawala sa'yo yun eh. Oo. Mm-mm. At may fraud talaga dyan kasi nag-pretend ka na meron kang pera na hindi naman yun sa'yo. Totoong pera. Oo. So, pwede yan. Now, another naman, marami-rami itong sitwasyon, attorney, no? Paano ba, attorney, kapag may pinirmahan ka na isang kontrata and hindi pinabasa sa iyo na or hindi mo talaga siya wholly or fully na understand yung contract. Tapos nalaman mo na lang na yung contract na yon na pinirmahan mo na eh ginawa yung property mo na nilipat na siya sa isang party or binenta sa isang party na hindi mo na understand pero naka-sign ka na sa contract. So is this an estafa? Swindling? Yes. Yan, estafa again by false pretense. Kasi may false pretense, di ba, na hindi mo alam ang sinasign mo. Tapos ginawa siya at the time na pinasign ka ng kontrata, tapos hindi mo alam, ano, nilipat na pala ang property na pinirma mo. You relied on that na parang on, yun lang. Tapos may damage, of course, kasi nalipat na bigla ang property mo na hindi mo alam. Oo. So mas nangyayari to, attorney, dun sa mga kaibigan natin, sa mga kapwa natin na hindi sila literate to understand, no, the contract. So dapat hindi siya dapat mangyari kasi pwede yung estafa. Okay. Now for modus, another modus naman ng situation, attorney. What if may nagpakilalang representative ng isang online lending company, no? Tapos sinabi niya na pwede kang magbayad sa akin ng pera, magbayad sa akin ng utang dahil representative ako ng ganitong kumpanya. But in the end, nalaman mo na hindi pa na siya affiliated dun sa company na sinabi niya. So, ito ba ay estafa o hindi? Magdedepende yan, di ba? Kung you really relied on that false pretense and then hindi talaga siya agent, then pwede siyang kasuhan kung mahahabol mo yung agent na yon. Kung talagang agent siya, ang mahahabol mo dito is yung principal. So, magdedepende talaga yan. Pwede siyang mahulog na estafa. Depende kung, again, papasok tayo sa elements, di ba, ng false pretense or abuse of confidence. Kung inabuso naman to ng agent. Again, we go back to the concept of juridical possession and then material possession. Kung material possession naman, pwedeng theft. Ninakawan ka lang. So, pwede rin theft to, pwedeng estafa. Magdedepende na yan sa other facts na pwedeng mangyari. Okay. Ayun. So, I'm sure na naintindihan na ng ating mga viewers kung ano itong estafa and swindling. At syempre, kung meron silang comments pa and meron silang tanong patungkol sa ating topic for tonight or kahit ibang legal concern, pwede nilang i-comment yan sa ating live video dahil later sasagutin niya ni attorney. But sa ating pagbabalik, attorney, no, ating let's try to answer itong mga nag-send sa atin ng legal concerns nila sa ating official Facebook page. So don't go away. We'll be right back after this short break. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako nang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang, kailangan natin magtulungan.
And you're still watching Ask Attorney Migs, ang serbisyong legal ni Attorney Migs Nograles. At syempre, as promised, Attorney, na ginagawa natin to Season 1. So syempre, gagawin pa rin natin to Season 2. Let's try to answer ng mga PMs, mga sined na legal concern ng ating mga followers sa ating official Facebook page. This is PM kay Attorney Migs. Okay. Alright, so ang first PM attorney sabi niya, hi po attorney, may nang-scam po sa akin tapos ipinost ko siya sa public with evidence po. Makakasuhan po ba ako ng cyber libel? At yung nang-scam sa akin, anong pwede ko ikaso sa kanya? May laban po ba ako? Okay, so I hope mukhang may consent naman to. Sorry po na hindi na blur yung pangalan ng puo. Pero po, yan, pag may nag-scan sa'yo tapos pinost niya in public, pwede yan cyber libel. Diba meron tayong episode yan? Ace, I forgot, anong episode ba yun yung cyber libel natin? Basta identifiable ka, nag-post ng anything may vice, may defect, may kaso sa'yo, at nasa online yan. Panoorin niyo po yung episode namin ng cyber libel, makita niyo po yun. Ayun, so yun ang sagot. Another attorney, no, last PM, sabi niya, paano po mapapaalis ang taong nagposisyon sa lote? Bali, nagtayo na sila doon ng lote at ayaw nila umalis kahit na malinaw na may titulong hawak ang nagmamay-ari po. Bali, kagawad po ang ng barangay ang nagbenta sa lote ko at may power siya. Ayaw niya maniwala. Ang pinapalabas niya ay iba raw po ang lote na napatituluhan. Need ko po ba ilapit sa lawyer kasi walang magawa ang barangay. Salamat po. Okay. Yes, kailangan nyo nang lumapit sa abogado kasi mukhang nagkakagulo sa titulo at kailangan po niyan. Yeah. Usually, yung mga survey, yung mga survey kasi nasa titulo, una titingnan po yan kung meron ba talagang titulo na nag-exist or kung yung titulo na yon at yung mga nakasakop doon na dun sa lote ay talagang yun yung binenta po sa inyo. So kailangan yun na talaga ng abogado sa ganyang sitwasyon para po makita kung yun talaga ang loteng sa inyo. Ayun. So that's clear. No? Dagan king salamat no sa mga nag-send na ka ng legal concerns. But before we move forward to our next segment sa ating show na Ask Attorney Migs, Attorney, no, let's try to read here comments and mga greetings from our followers, from our live viewers. No? And dito si... Virgilio Lopez. Hi po, Attorney Migs. Oh, watching from Catbulogan City. Wow! Mayong gabi po. Catbulogan City. Wow! And we have here si G. Agustin Putchayo. So watching from Isabela Region 2. Wow, umaabot na tayo sa Isabela. Ace. Yeah. Hello. Watching from si Ma'am Dorothy De La Cruz. Watching from Laguna. Mahayhay, Laguna. Hello po. Ayun. Maayang gabi. Ingat po kayo dyan. Of course, Ma'am Aida. Aida. Welcome back to the live episode Ask Attorney Migs. Thank you po, Ma'am Aida. We're glad to be back. Yes, and with the TLC family. Meron din watching from Cavite. Hello po. Siyempre, ito. From Barangay 13B. Oh, hello 13B. From Barangay 13B. Oh, mahal ko po kayo, Barangay 13B. Ayun. So sa lahat ng mga nag-comment nun, mga nag-greet sa atin, hello sa inyong lahat. Thank you for watching at sana patuloy niyong suportahan ang ating programang Ask Attorney Migs, especially ngayong Season 2. Okay, now Attorney, ito bago to siya sa ating episode, no, as ating Season 2. Let's try to answer mga live comments dito sa ating live video kasi marami ding nagpo-comment sa kanilang legal concern. So we have here from Ma'am Jean or kay Sir Jean Nepo. Sabi niya, Ma'am or Attorney Migs, good eve po, I need legal advice please. 30 years na po akong nakatira dito sa bahay namin.
Although di po nakatitulo sa amin ng bahay, sa tita ko po, na binigay sa lola ko, pero namatay na po sila. Then now, yung mga pinsan ko po nasa US or US citizen na sila, pinapaalis po nila ako, nakapagawa na yung bahay in good faith naman po kasi di naman in-expect na ganito yung mangyari ngayon. Bigla-bigla na lang pong pinapaalis na po nila ang mga ano nila ako. May laban po ba ako, attorney, at di daw nila babayaran lahat ng pinagawa ko? Okay. So, una sa lahat, hindi pwedeng basta paalisin ng isang taong ng isang tao sa isang bahay, sa bahay po nila. Kailangan po mag-file muna ng ejectment case ang possession ng isang tao, hindi basta-basta nilalagay sa kamay ng isang tao. You can't put the law into your own hands. So, kailangan po muna mag-file ng ejectment case bago po kayo pahawain. So, hindi kayo pwede basta-basta mag-ano, dapat po mag-file po sila ng ejectment case. Okay, so thank you, Ma'am Jean or Sir Gino, for sending your legal concern dito. Ito from Renante de la Cruz. Good evening po, attorney. Legal advice po. Paano po ba mapawalang visa ang kasal? 11 years na po kaming hiwalay. May sarili na po siyang partner, attorney. Ang gusto ko lang po ay maging legal na ang paghihiwalayan na. Okay, so kung gusto nyo lang annulment, then pwedeng Article 36 psychological incapacity na pwedeng ma-prove po na isa sa inyo ay may psychological incapacity. Pero po, mukhang kung may ibang partner na at meron na siyang kasamang iba, pwede po yan na ground for legal separation. Ang problema po sa legal separation, hindi naman problema, pero yung difference po nun sa annulment is legal kayo at separated po kayo, pero kasal pa rin po kayo, so hindi kayo pwede magpakasal ulit. So, mukhang yan ay nagkakaroon na ng adultery yung pangyayari. So, yun po. Pwede po kayong either psychological incapacity for annulment or kaya legal separation po. Okay. So, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment at live. At we hope to answer more, but syempre wala na tayong oras. Syempre, huwag nilang kalimutan na pwede pa silang mag-comment sa ating susunod na mga live episodes. At syempre, pwede din nilang i-chat sa ating inbox ang kanilang mga legal concerns dahil mas active tayo ngayon na sasagutin. At syempre, meron tayong live, di ba, attorney, every before tayo mag-go online or magda-live yung attorney ng kanyang answering some of the queries yung mga PMs, ating inbox. Yes. Meron din sa TikTok, meron din mga iba-ibang mga platforms natin ngayon na pwedeng aking susulayan, tubagon ang mga pangutanan yung legal. Ang mga pangutanan lang legal, pero mas ini-encourage ko po kayo na mag-send ng video para po mapag-usapan ang kaso. Lalo na po ng mga ganitong klaseng nangyari kay Kuya na maraming ganito naipit po ang nangyayari, naiipit. So, mas nakakatulong po to kung makapag-send po kayo ng video at gawin po natin yung case. And ito ang ating mechanics, attorney, no, sa pag-send ng kanilang video. So, to send your legal questions, concern via video, dapat, syempre, legal concern lang. And please be clear kung ano ang inyong tanong. So, straight to the point as much as possible. Dapat clear din ang audio and video ninyo para maintindihan ni Attorney Migs at masagot natin ng mas maayos. And don't forget to send that sa ating official email, ang askattorneymigs@gmail.com with subject line Ask Attorney Migs Video Questions or directly sa FB page ng Ask Attorney Migs. Okay, so we hope no na magsisend sila ng kanilang video questions para mas matubag, no, o mas masagot ni Attorney Migs. And of course, before we end our show, attorney, this is our legal term of the day. Ayun. Ayan. Next week naman, attorney, no? Juridical possession. Juridical possession. Ayan.
Ayan. So, nahisgutan na ni Attorney ganyan. Now, next week, pag-uusapan naman natin ang part 2 ng estafa, no? At syempre, let's discuss also itong bouncing check law. Next week yan siya, every nga. Monday, 6:30 p.m. Yes, kailangan natin pag-usapan pa ang ano ang kung ano pa yung mga estafa at saka mga yan mga questions na sorry hindi namin magawa dahil ang po meron po kami time daw limit dito sa show po. Oo. So syempre attorney i-promote natin kung kailan nila tayo mapapanood next week, no? That's 6:30 p.m. no sa Talk Life Channel. Of course dito sa ating Ask Attorney Migs official Facebook page, sa ating YouTube channel, sa ating, of course, Sir Davao. And every Tuesday bukas, babalik din tayo sa DXGN 89.9 Pirate FM Davao. That's 6 to 7 p.m. No? At ang ating pag-uusapan ay child abuse. And of course, attorney, saan ka pa nila pwedeng mapanood? We have our yes. new family, di ba? Sa Action Radio. Yes, ang Action Radio, DXGO Action Radio, 8:55 a.m. every Thursdays, 4 to 5. Kasama ko po ang mga partners sa NISCAD Law Office. So yung Ask Attorney Migs with NISCAD Law po. Also, mapapanood niyo po yung NISCAD Law sa DWDD, AFP channel po ito. Every Wednesdays at 3 p.m. meron po siyang Facebook Live at saka meron po siyang sa AFP Radio po. Ayun. And syempre, don't forget to follow our TikTok account, no? So, sunod-sunod natin i-upload ang iba't ibang content na, of course, dapat haumpot siya sa TikTok and, of course, YouTube channel as lahat ng yan, lahat ng ating social media platforms ay ang username ay Ask Attorney Migs. And, of course, kung may, ano sila, attorney, may further questions. May questions kanila, kayo. No? Kasi, yes, you can text. Taas-taas ang kanilang pag-uusapan, ang kanilang concern. Mm-mm. Sa ating Ask Attorney Migs hotline, which is pag Globe ang inyong network, you can text 09-4518-68334 or kung Smart ang inyong network, you can text 09-0909-617-1614. Ayun. So that's our official Attorney Migs, Ask Attorney Migs hotlines. And of course, yes. pwede din sila mag-schedule ng consultation attorney sa NISCAD Law With, Office through your website? Yes. So, www.niscadlaw.com. Mali po yung nakasulat dyan. NISCAD po. Yung Updated na. Opo, updated na po siya. Hindi na-update. Yan. Ayan. Dalawa Ayun. Po ang S. So, www.niscadlaw.com. Ayan, pwede po kayo mag-schedule. Ayan na po. Pwede po kayo mag-schedule ng consultation through the website po. So, bago po tayo mag-end, of course, I want to thank this Mr. Ver Bermudez because this program would not be possible without Mr. Ver Bermudez. Siya po talaga yung brain nitong lahat. To Georgie Ilagan International Schools, to Royal House Travel in Dormitel, Tagum, Lexco Management and Construction Service, to Carlson Aircon Services, to Huawei Abriza, to Cares Nail Salon Mabini Street, to Sunstar Davao, of course, to DXGN, to DXGO, and also to DWDD, to Hilton Truckings, K1 Ramen Bar, K1 Nippon Home, to Mr. Leslie Parba, to NISCAD Law, to Order, Golden Star Flower Shop, Caligra Prints, and CD Technologies Asia's Inc. Maraming salamat po sa inyong Ayun. Suporta sa Ask Attorney Migs. Ayun, we want to makasama pa kayo guys, no, but we have our time limit. Dalaghan kayong salamat sa pag-uban, no. Thank you so much for being with us sa season premiere ng Ask Attorney Migs. Yes, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment. Ang dami-dami nag-comment lang live. I'm so sorry, hindi po namin matatry masagot ngayon. Pero tatry po namin sagutin yon next week kasi meron pa naman next week, 6:30, every Mondays po, at saka tatry po namin sagutin yan sa aming mga iba-ibang platforms po. Oo, at syempre, abangan nila ang mga live ni Attorney Migs, no? Every ano yan siya, before magna-live tayo sa ating official na program na Ask Attorney Migs. Okay, muli, ito ang inyong maaasahan. Yes, so please, you have to follow. Yes. Wait, you have to follow.
follow nyo para makita nyo po na live yung mga show, yung mga videos po sa Facebook. You have to follow po Ask Attorney Mix Facebook page para po maabangan nyo po pag mag-live kami at pwede po kayo magtanong ng mga questions doon. Okay. Yan. Wala na. Ayon. Sinasabi so, na po forget, kailangan na natin i-end. Oo. Again, don't forget to follow all our social media accounts sa Facebook, Twitter, sa Facebook, YouTube, at sa ating TikTok account. Okay, muli ito ang inyong maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwala ang legal aid program. Walay lain, Ask Attorney Migs, ang serbisyong legal ni Attorney Migs Nograles. Dahil ang inyong mga problemang legal ay may kasulbarang legal. Maayong gabi and happy weekdays ahead, everyone. Maayong gabi.